Kamusta mga kaveros? Welcome back to our channel. For today's video, susubukan natin ang dating sakay at isa sa mga public mode of transportation dito sa Manila. Ito ang Pasig River Ferry Service. Siyempre, check na rin natin kung safe, mabilis, at pwede ba itong mag-iagda ng sakayan para sa mga commuters. So, kung handa na kayo, tara, samahan niyo ko sa aking biyahe. Para ma-avail mga pala ang libreng sakay ng Pasig River Ferry Service ay kailangan mong mag-present ng isang government valid ID. At kung bago nga pala dito sa aming channel, please click the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga bago naming videos. Kasama nga pala ng MMDA ang Philippine Coast Guard sa pagmamanage ng Pasig River Ferry Service. So may ensure natin yung safety ng mga pasahero, lalong-lalo na din sa overloading. Sinabihan nga pala kami kanina ng isang empleyado ng PRFS na pagdating ng Santa Ana Station ay itatransfer kami sa ibang boat going to Kalawaan Station sa Pasig. Actually, kapareho lang to ng mga ferry boat na ginagamit at makakita natin sa Boracay. Inabot na nga pala na almost 1 hour ang aming biyahe from Lotus Station going to Santa Ana. Around 3:52 PM, nakarating na rin kami sa Santa Ana Station. Ito yung sinasabi ko kanino na itatransfer kami sa isang boat from Santa Ana Station. After nga pa na namin mainipat dito sa mas maliit na 36-seater na ferry boat, ay mas naging mas mabilis na yung biyahe papuntang Pasig. Hindi na nga pala kami tumigil sa may Lambingan Station dahil sa may Balanzuela Station pa, meron pa baba. Around 4:18 ng hapon, inarating na namin ang Valenzuela Station. Thank you.
Around 4:25 PM ay nakarating na rin kami sa Hulu Station, although hindi na nag-stop dito dahil puno na rin yung sinasakyan ng ferryboat. Sa right side ng Hulu Station ay ang Parish of Our Lady of Abandon Church. Bridge owner na yung Australia Pantanan Bridge o tinatawag na Rockwell Bridge. Sa mga handrails, lalo na't pinitong meron kayong kasalubong ng mga ferryboat at panigurado, maago. Around 4:31 ng hapon ay narating na namin ang Guadalupe Station. Totoo lang, hindi naman puro pangit at basura lang naman ang pangit sa Pasig. Tulad ito, diba? Ma-appreciate mo rin naman ang ganda ng Maynila. Actually, after nung nakalipat kami, mas mabilis at maganda rin dahil. Malilinis lang talaga at naayos ang Pasig River, magiging malaking tulong ito sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo sa turismo at transportasyon. Dahil siguro first time kong sumakay dito sa Pasig River Ferry Service ay namamangha ako sa ilalim ng mga bridges na nakakita ko.
totoo lang, namamangha pa rin talaga ako dito sa napindan hydraulic control system. Alam niyo ba na ginawa ito noong 1983 pa? Actually, hindi naman ganun kasangsang yung amoy ng ilog Pasig. Pero kung medyo maselan ka, hindi para sa'yo ang Pasig River Ferry Service. Around 4:37 PM, darating na natin ang San Joaquin Station. Kung mawawala lang talaga ang napakaraming basura dito sa Pasig River, ay mas maraming ferry boat ang makakabiyahe. Narating na pala namin ang Kalawaan Station around 4:55 PM or the last station para sa biyaheng to. Actually, goods naman yung naging biyahe natin kung hindi lang talaga nagkaroon ng konting aberya. Kung sasakay ako ulit, oo, bukod sa libre, mabilis, at the same time safe naman siya. Sana'y nagustuhan niyo po ang aming video. Maraming salamat po.